Teeny, teeny palm, petite nachnaya ptichka. When was it over all this of Tom? Tim got one is ptichka. Hello sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Bell. Ako po ay nakatira sa isang bayan sa Quezon Province. Bakasyong punong panahon na yon at bagong lipat lang kami sa lugar. Tumang-tuwa ako nang makakita ako ng bahay kubo, mga damo, mga baka at kung ano-ano pang mga hayop dahil laking syudad ako. Isang araw, nagpunta kami sa bahay ng tita ko sa isang liblib na lugar na nasasakupan ng Sariaya, Quezon. Masayahin ang mga tao doon at palakaibigan. Masaya ako noon dahil makakalaro ko ang aking mga pinsan. Noon ko pa narinig sa mga nakakatandang kapatid ng mga pinsan ko na huwag lalayo dahil meron na aswang na malapit lang sa kanila. Kinawanan ko lang yung mga sinabi nila na yun. Sa isip ko, ayaw lang nila ako paglaruin dahil baka marumihan yung mga damit ko. Pero likas sa akin ang kalikutan, kaya sumama pa rin ako sa dalawa kong pinsan na sila Valentine at Consuelo upang makipaglaro. Mga pinsan ko sila sa father's side ko. May pinakayala sa akin sila Valentine at Consuelo na isang kaibigan din nila na ang pangalan ay Becky. Maayos naman si Becky, aliwa ko na makalaro siya. Naglaro kaming apat ng mga pinsan ko at ni Becky sa may ilog. Pagkatapos namin maglaro, nagaya si Becky na pumunta sa bahay ng kanyang lola para madalaw ito. Hindi naman kalayuan ang bahay ng matanda sa ilog at nag-iisang bahay lang ito doon. Ayon kay Becky, mag-isa na nakatira doon ang kanyang lola. Pero bumulong ang pinsan ko na si Consuelo sa akin ng palihim. Bel, huwag na tayong sumama sa kanya. Aswang daw ang lola ni Becky. Babala ni Consuelo sa akin. Hinihila niya ang kamay ko pabalik sa bahay ng tita ko. Pero hindi ako sumunod kasi lalo akong na-curious na makita ang lola ni Becky. Ang sabi ko, sisilipin ko lang yung bahay. Kaya walang nagawa yung mga pinsan ko kundi samahan ako na pumunta sa bahay ng lola ni Becky. Bumungad sa amin ng isang maliit na bahay kubo na maraming halaman. Malinis naman yung paligid na napapalibutan ng mga karabaw grass. May sumulpot na isang uugod-ugod na matanda na hirap na maglakad at parang kuba na siya na dala ng katandaan. Sabi ng matanda nung makita niya kami, "Aba, ikaw ba ang anak ni Pipito? Kalusog mo na bata." Sumagot naman ako na, "Ay opo, ako nga po." Inalok niya kami na kumain ng sariwang itlog ng native na manok. Maganda daw yun sa kalusugan ng mga bata. Siyempre, medyo napalunok ako. Hindi ko kasi ma-imagine na kakain ako ng hilaw na itlog. Napansin ko na yung matandang ito ay sulimpat siya tumingin. O ibig sabihin, yung naniningkit yung mga mata niya. Isa pa sa kinakatakot ko noon ay nung napansin ko na sobrang itim ng kanyang mga tuhod at ng kanyang mga siko. Eh maputi naman yung matanda. Pero dahil nga well-raised daughter naman ako, nakisama pa din ako sa mga pinsan ko, pati kay Becky, sa kabila ng nararamdaman ko na takot. Lumipas yung mga oras, nalibang naman ako sa paglalaro sa labas ng bahay ng matanda. Yung lola naman ni Becky ay nagsampay ng mga nilabhan nito. Nagaya si Becky at saka si Valentine na pumunta sa itaas ng bahay kubo na may taas na apat na baitang. Gawa sa kawayan yung mga hagdan nun. Tandaan niyo ang detalye na ito. Magiging mahalaga ito mamaya. Pag-akit namin sa itaas, nagsalita yung matanda
na huwag kami maglilikot masyado. Malinis naman ang itaas ng bahay. Masino pa mga kagamitan. May isang lumang baul at isang magandang aparador sa silid. Naagaw ng aking pansin yung aparador dahil sa kakaibang disenyo nito. Sa isip ko, siguro antik ito. Pati ang pinsan ko na si Consuelo ay naakit dito. Tinanong ko si Becky kung ano ang laman noon. Sumagot lang siya na bawal daw yung buksan dahil magagalit yung nanay. Nanay kasi yung tawag nila sa mga lola sa baryo nila. Pero makulit ako. Curious pa rin ako sa laman ng aparador. Nung nakita ko na nasa baba pa rin yung matanda at pinapatas sa mga baso at pinggan, nagtangka ako na pasimpleng buksan yung aparador. Pero nakatunog yung matanda at nakita ako. Sumigaw siya. Hoy! Huwag mo yung buksan! Sa gulat namin magpipinsan ni Becky, biglang lumundag ang mga puso namin. Nagulat kami nung biglang tumalon yung matanda pataas sa kubo. Hindi na siya umakit sa apat na baitang nahagdan. Tumalon na lang siya mula sa lupa pataas ng kubo. Tandaan niyo, nasabi ko nung una, ugod-ugod na yung matanda na ito. Humarang siya sa aparador na galit na galit. Nakakatakot yung mga mata niya at sabi niya, "Di ba sinabi ko na huwag niyong bubuksan yan?" Umakto siya na hahablutin kami pero mabilis kami nakatakas palabas ng kubo. Halos magkandara pa kami sa pagkakatakbo dahil sa sobrang takot dun sa matanda. At habang humahangos kami pagtawid ng tulay na kawayan dun sa ilog, inaalala namin kung paano nagawa ng matanda na tumalon na ganong kataas sa kalagayan niya. Eh halos hirap na siyang maglakad. Mabuti naman at hindi niya na kami hinabol at buhay naman kaming nakauwi dun sa bahay ng mga pinsan ko. Ikinuwento ko sa akin tiyahin at papa ko yung mga nangyari. At sabi nga ni tita, matagal nang usap-usapan sa lugar nila yung tungkol dun sa matanda. Ang pagiging aswang daw nito ay namamana at parang sakit. Alam daw ng matanda kapag may buntis at meron may sakit dahil pinapasyalan nito ang mga yun. Sabi pa nga ng tita ko, para daw kasi sa mga aswang ay mabango ang mga may sakit, pati yung mga buntis, kaya gustong-gusto ng mga aswang ito. Lumipas ang isang taon. Simula nung mangyari yun, naghingalaw na daw yung matanda, pero hindi ito mamatay-matay. Mahina ito sa umaga, pero pagsapit ng gabi, lumalakas ito. Palagi daw tinatawag nito si Becky na ang bunsong apo nito. Hindi daw kasi mamatay-matay ang matanda kung hindi may sasalin yung pagkaaswang niya. Ay nagkataon na ayaw ni Becky na lumapit sa kanyang lola. Hanggang isang gabi, pumanaw na rin ito. Hindi nga lang alam kung kanino pinasa ang pagiging aswang. Ako naman, hindi na ako bumalik sa lugar na yon. Dahil na rin sa mga kwento ng mga pinsan ko na kahit patay na yung matanda, may natatagpuan pa rin ang mga patay na alagang hayop sa kanila. Kaya ayon, hindi pa rin tumitigil ang balita ng aswang sa kanilang lugar. Iyon lamang po. Sana'y nagustuhan niyong aking munting kwento. Ang inyong lingkod, Bell. Ako si Jerome, pero tawagin niyo na lang po ako sa aking palayan na Rox. Bata pa lamang ako nang aking matunghayan at masaksihan ng aking mga mata ang mga kakaibang bagay. Nagsimula ito nung pinakupkup ako ng aking lola tinang sa aking Chewing City yung Ramon na taga-bundok. Noong mga panahong yun, may sakit kasi ang aking lola at hindi niya ako kayang asikasuhin kaya pansamantala niya muna akong pinaampon. 8 years old ako noon at nasa grade 4. Araw yun ng Linggo nang mapagbasyahan namin magkakaklase na sila Jomar at Didi na pumunta sa paaralan upang manguha ng prutas ng baligang. Dahil nga walang pasok noon, agad kaming pumunta sa paaralan. Nasa tanghaling tapat na noon nang kami makarating
at kitang-kita namin ang kumpul-kumpul na bunga ng baligang. Upang maabot namin ito, kailangan namin na dumaan sa punong mangga na malapit dun sa bubong na nasa likuran ng paaralan na napapaligiran ng malalaking puno at makakapal na damo. Agad na umakyat si Jomar na sinundan naman ni Didi. Umakyat na rin ako noon at kung nasa kalagitnaan na ako, napahinto ako dahil tila di ko na kayang ituloy pa ang pag-akyat lalo na't may fear of heights ako. Bababa na sana ako noon nang pagtingin ko sa baba, may nakaabang ba naman na isang asong kulay itim na kulay pula ang mga mata na tila takab na takab sa akin. Labas-pasok ang mga dila nito na sa tansya ko, dalawang dangkal ang haba ng mga ngipin. Sa sobrang takot ko, napalundog ako paakyat sa puno ng mangga. Hindi ko na napansin kung saan-saan nga ako nakakapit. Hindi ko na yun sinabi sa mga kaklase ko noon kasi baka matakot lang sila at hindi na kumuha ng mga bunga ng baligang. Kinagabihan nun, nagaya ang aking pinsan na si Kuya Errol upang mag-iib ng tubig pagkat paubos na daw ang stock namin. Mga ilang kilometro din ang aming nilakad at maya-maya, hindi ko napansin na medyo malayo na pala si Kuya Errol sa akin. Sa di kalayuan, may naninag ako na tila bolang apoy na paiikot-ikot sa isang puno. Pagtingin ko sa ibaba nito, tila ba may mga maliliit na taong nagsasayawan sa gitna ng apoy na galing sa tumagas na apoy ng bolang apoy na nasa bandang itaas ng puno. Nung mga panahon na yun kasi, hindi ko pa alam kung ano yung mga duwende, pati yung San Telmo. Agad naman akong tumakbo upang habulin ang aking pinsan. Noong magaling na yung lola ko, pinauwi na rin ako nito sa amin. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang mga kababalagan na mararanasan ko. Isang gabi, nung nakauwi na ako sa amin, habang nasa mahimbing natulog kami ng aking lola, naalimpungato na lang ako dahil sa mga alulong ng aso sa labas. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang asong kasing laki ng kabayo na mayroong mapupulang mata. Sa labis sa takot ko, nagtalukbong na lamang ako ng kumot. Wala naman nangyaring masama sa akin pagkatapos nun. Alas 4 nung kinabukasan, inutusan ako ng aking lola upang mamalengke. Habang nasa daan ako, nakasalubong ko ang isang napakagandang aso na kahawig ng Shih Tzu. Nang papalapit na sana ako dito, unti-unti ko naninagan ang mga mata nito na kulay dilaw na may guhit na itim lang sa gitna. Kinilabutan ako noon, nagsipagtayuan ng aking mga balahibo at hindi ko napigilan na mapatakbo. Hanggang dito na lang po muna ang aking mababahaging kwento. Medyo marami pa po akong mga karanasan. Pasensya na po kung medyo magulong aking pagkakakwento. Sa susunod po, magbabahagi muli ako. Sa ngayon, isa na po akong mahusay na mag-i-spiritual. Salamat po sa inyong pakikinig at naway inyo pong nagustuhan ang aking mga kwento. Ang inyong lingkod, Rox. Naniniwala ba kayo sa kulam? O sa mga may kakayahang ulam? Ako kasi, hindi. As in, hindi talaga. At napapailing na lang ako kapag makakarinig ako ng mga kwentong ganun. Pero dahil sa pangyayaring ito, napaisip ako. Siguro hindi ito creepy para sa inyo. Pero sa katulad ko na hindi naniniwala sa mga ganito, sobrang kinilabutan talaga ako. Hello nga po pala. This is my first time sharing a story here. I just want to know your insights about this personal experience of mine in case na ma-post po ito. Pakihide na lang pala yung aking identity. Medyo maselan po kasi ito para sa akin. I'm from a town in Quezon at hindi ko na po sasabihin kung saan mismo. Nangyari ito noong December 16, 2009. Namatay yung pinsan ko, pamangkin ng tatay ko. Babae siya, may asawa, at tatlong anak na lalaki. Nasa late 30s na yung edad niya.
Halos katapat bahay lang namin yung mga magulang niya, kunsan siya pansamantalang tumira. Ilang linggo na siyang may sakit noon, namamanas yung buong katawan at lumalaki ang tiyan. Ang alam ko ay pinapagamot nila yun sa doktor, pero dahil wala silang pera, hindi na nila nailuwas para mapatingnan. Doon na lang nila pinapagamot sa doktor na mayroong klinik sa bayan. Hapon, umuwi ako galing ng school. 4th year high school pa lang kasi ako that time. Pagdaan ko sa tapat ng bahay nila, may narinig ako nag-iiyakan, tapos may mataas na tangke ng oxygen sa labas ng bahay. Ito yung oxygen na nakikita ko sa mga ospital. Naisip ko kagad si Ate Len, hindi niya tunay na pangalan. Kasi nga siya yung may sakit doon. Kinabahan ako. Agad akong pumasok sa bahay namin pero walang katao-tao. Kaya nagbihis ako kagad at nagpunta kila Ate Len. Kababata ko kasi yung kapatid niya, naka-age ko, at siya ang pinakaka-close ko na pinsan. Pumasok ako sa loob at nakita ko yung mga matatanda naming kapitbahay. Inalo nila yung nanay ni Ate Len na iyak ng iyak. Maliit lang yung bahay nila. Pagpasok muna, doon na yung sala. Sa kanan nito, meron dalawang kwarto. Yung isa ay kurtina lang ang nagkisilbing harang, samantalang may pintuan naman yung isa. Paglingon ko dun sa unang kwarto, nakabukas yung kurtina at doon nakahiga ang walang buhay na si Ate Len. Nananaghoy ang kanyang ina at sinusumpaan niya yung asawa ni Ate Len. Mukhang yun kasi yung sinisisi niya. Naalala ko na sinabi ng pinsang kong si Shell na kapatid ni Ate Len na nambababae daw yung asawa ni Ate Len. Nabanggit naman ni nanay na may kaalaman daw sa pangungulam yung pamilya ni Ate Len at kinukulam nga daw nito yung asawa niya. Naalala kong tinasang ko lang ng kilay ang kwentong yun ni nanay. Tinawag ako ng matanda na kalapit ni Ate Len. Sinabi niya, nakabitang ko raw ng kulambo si Ate Len dahil doon daw muna yung malalagi habang wala pang kabaong. Kunin ko daw yung kulambo sa kwarto sa kabila. Hindi naman ako nakakibo. Ibig sabihin, mamaya kapag kakabitang ko na siya ng kulambo, kailangan kong lumapit dun sa bangkay na kamamatay lang. Eh nagkataon na takot ako sa patay. Hindi ko kayang lumapit dahil tumatatak sa akin yung itsura. Baka mamaya mapaginipan ko pa yun mamaya pag natutulog na ako. Hindi ko kaya. Natatakot ako. Paano pag bilya na lang gumalaw yun tapos sinikit yung paa ko? Napatingin ako sa dibdib. Feeling ko, anumang oras ay gagalaw yun. Indikasyon na humihinga pa. Ewan, basta natatakot talaga ako. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin yun dahil baka kung anong maramdaman ng tiya ko. Baka magalit siya sa akin o kaya ma-offend. Kaya to biliman, wala na akong nagawa kundi pumunta dun sa kabilang kwarto para kunin yung kulambo. Nagtaka lang ako kasi bakit may kandilang may sindi sa baba? Hindi naman brown out. Nilapitan ko at nagulat talaga ako na makita kong iniilawan pala nun ay isang santo na walang ulo. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ako makakibo. Parang may pumapaypay sa likuran ko na isang beses pero sobrang lakas. Nanlamig yung mukha ko at parang gusto ko lang tumakbo sa palabas. Pero hindi ko nagawa kasi nakita ko sa sulok si Ate Shell. Tahimik siya sa sulok. Hindi siya umiiyak pero mukha siyang galit. Sinubukan ko siyang kausapin. Sinabi ko na pinapakuha yung kulambo dahil ikakabit daw yun sa inihigaan ni Ate Len. Tumayo naman siya at kinuha niya yun. Pagkuha niya, nauna na siyang lumabas, daladala yung kulambo. Pinilit kong wag nang tingnan yung ribultong walang ulo, pero feeling ko, hahawakan niya yung likod ko, kaya lumingon pa rin ako habang lumalabas. Napansin ko na mayroong papel na nakaipit dun sa ilalim ng santo. Totoo kaya yung sinabi ni nanay? Nung gabing yun, tumabi ako ng tulog kay nanay, pero magdamag akong hindi nakatulog. Narinig ko pa rin yung mga lulong ng mga aso. Naalala ko yung nakamulat na mga mata ni Ate Len at yung payat na payat niyang mukha. Ilang linggong matapos mailibing si Ate Len, nabalitaan namin na namatay na rin yung asawa niya
na sumama sa iba. Sa tingin ninyo, may kinalaman kaya dito yung santo na walang ulo? Sino kaya ang gumawa nun sa santo at para saan? Eh, hindi ako nagkaroon ng lakas na loob na itanong yan kay Ate Shell, lalo na't nagbago na siya mula noon. Naging distant na siya sa akin at hindi na siya nag-share. Sa maniwala ka sa hindi, meron pong aswang, lalong-lalo na sa probinsya. Isang gabi, mag-isa lang ako sa bahay, nakahiga habang nanonood ng TV. Elementary pa lang ako noon. Maya-maya lang, may narinig ako sa aming bubungan. Buhangin na dumadaloy dun sa yero at pumapatak dito. Parang ulan lang ang tunog. Tumingila lang ako at nakinig. Patuloy ang pagbagsak ng buhangin, kaya naisip ko na baka may nantitirip lang na sinasabuyan yung bubungan namin ng buhangin. Kaya deadma lang ako. Kasunod nun, may narinig akong malakas na yabag. Dahan-dahan lang sa paghakbang. Bawat hakbang, talagang masasabi mong mabigat ang naglalakad kung ano man yung nandun sa taas ng bubungan namin. Inisip ko na lang na baka pusa lang. Pero over naman sa bigat kung pusa nga yun. Kaya dinagdagan ko na lang yung volume ng TV para hindi ako matakot at nagtulukbong na lang ako. Hindi lang pala yun sa bubungan namin, lumilipat lang din sa ibang bahay. Tapos marinig mo talaga yung tunog ng bawat apak. Halos gabi-gabi, nangyayari yun at binabaliwala na lang namin. Oo nga pala, meron akong pinsan na buntis. Baka siya yung dinadalaw noon. Nasa likod yung bahay nila sa amin, pero malayo-layo rin naman yung agwat. Madilim, mapuno, at madamo yung paligid ng bahay nila. Tapos wala pa silang kuryente. Wala silang katabing bahay. Isang gabi, lumabas yung pinsan ko upang umihi. Yung CR kasi nila nasa labas ng bahay. Ito yung usual na trapal lang yung nagsisilbing takip sa gilid, tapos wala pang bubong. Anyway, habang umiihi siya, napatingala siya sa taas. Sa katabing puno ng nyog, may napansin siyang malaking itim na nakayakap sa katawan ng nyog, at wari niya ay nakayuko ito at nakatingin sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Naku, tumataas tuloy yung balahibo ko habang naalala ko to. May action pa sana ito kung in person ko kinukwento. Basta para siyang tarsier na nakadikit dun sa katawan ng nyog. Nakayakap. Walang kagalaw-galaw. Siguro 10 seconds siya nung pinagmamasdan niya yun. Inalam pa niya kung ano yun at nung napagtantog niya kung ano ito na hindi ito pangkaraniwan at nagtadalang tao siya, dun na siya kinabahan. Kaya sumigaw siya ng sumigaw ng aswang. Yung asawa niya, bigla na lang lumabas na may daladalang itak. At ayun, lumipad na lang bigla yung nakakapit dun sa niyog. Oo, lumipad yun nung lumabas yung asawa niya na may dalang itak. Malaking ibon daw yun na parang sobrang itim. Parang tao na parang ibon at the same time. Pero ang lipad niya daw, mababa lang. Hinabol ito ng asawa ng pinsan ko, pero bigla na lang itong nawala. Pagkatapos nun, nagsunog sila ng goma. Alam nyo naman na ayaw ng mga aswang ng ganun. Kinabukasan, nagtanong sila sa amin kung may napansin ba daw kaming kakaiba kagabi. Wala namang kako kaming napansin. Mula noon, gabi-gabi na sila nagsusunog ng goma. Galit na galit nga yung asawa. Kapag nahuli niya daw yun, ilalagay daw niya sa sako. Bumalik pa nga daw yun. Pero nasa malayo na lang. Panay daw yung huni ng malakas yung huni, kaya ibig sabihin, malayo lang talaga siya. Meron pa akong ibang mga karanasan yung mga kamag-anak ko tungkol sa aswang. Next time naman, i-share ko rin yun if ever na ma-post po ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, may aswang talaga. Minsan kapitbahay mo lang. Minsan nasa paligid mo lang o kaya isang dayuhan.
Salamat po sa inyong pakikinig. Ang inyong lingkod, Scorpio. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumangkilik sa aking kwento. Patawad din kung kayo'y nabitin. Sa pangatlong parte ng kwento ko, sisikapin kong habaan ito. Maraming salamat. Habang tinatahak namin ang daan, nagtaka ako nang huminto kami. Tayo ay sasakay. Napakunat ang noo ko at takang tinignan sila. Ano raw? Sasakay ng ano? Mayat maya pa, may isang mahabang tubo na gawa sa glass ang huminto sa harapan namin. Napakalaki at nahahawig ito sa MRT na sinasakay natin sa mundo natin. Ngunit mas advanced pa ito. Ngayon ko lang napagtantong ang kanilang kasuotan, kagamitan, sasakyan at mga gusali ay mas advanced pa sa atin. Ganito ba talaga sa lugar nila? Ang alam ko kasi ay puro puno lang o mga kakaibang kagamitan o anumang gaya ng mga napapanood ko sa telebisyon o nababasa. Ngunit bakit parang sci-fic ang dating ng lugar na ito? Nagulat ako nang bumukas ang pintuan ng sasaking ito at tinitigan ko lang ito. Sabi ni Deririus. Ah, sorry. Agad din akong sumakay at pagkasakay ko pa lang, nasabi ko ng MRT itong sinasakyan ko. Ngunit mas advanced nga lang. Napapuntong hininga na naman ako. Parang napagod ako sa mga nakikita ko. Palagi na lang akong nagugulat. Di nga ako nagkamali dahil nagulat na naman ako na lumipad ito. Nakumbinsi ko ang aking sarili na nanaginip na talaga ako. Yes, panaginip lang ito. Sinabihan nila ako na tumingin sa bintana upang ma-enjoy ko ang lugar. Nagtaka rin ako kasi hindi masyadong magalaw ang sasakyang ito. Parang hindi umaandar. Grabe, napaka-advance nga. Tingnan ko naman yung lugar sa labas ng bintana at ang mga naglalakihang gusali ang nakikita ko. Napakaliwanag sa labas. May mga lumilipad din na sasakyan at natutuwa ako kasi parang ang saya-saya ng lugar nila. Naputol ang pagtingin ko sa labas nang may nagsalita. May bisita pala. Napatingin ako sa nagsalita at nagimbal ako sa itsura nito. Isang buhaya? O ano man? Bigla akong natakot dahil hindi ko mapaliwanag ang itsura nito. Hindi ko malaman kung ano. Mahirap maipaliwanag. Ngunit masasabi ko na ang itsura nito ay nahahawig sa isang buhaya o kaya ahas. Ito pala ang mortal na sinasabi nila. Napakamaliit at mahalatang mahina. Ikaw, sabihin mo, masarap ba ang iyong lasa? Gusto kong himatayin sa aking inuupuan. Nagsisisi ako kung bakit ako sumama at naisip na baka ito na ang aking huling araw sa mundo. Diyos ko, patawad kung sumama ako sa kanila. Resu, huwag mong tabutin. Bisita natin siya. Saway ni Harbidus. Patawad, nagbibiro lang. Aming panauhin. Hayaan mo ako magpakilala. Ako si Resu, isang reptilian. Tunay nga kami nakakatakot ang itsura. Ganun din sa ugali. Sabay ngiti nito na para bang mas lalo akong tinatakot nito. Huwag ka rin mag-alala, natatakot na rin ako sa'yo simula pa lang. Dahil sa takot ay parang sumama ang aking pakiramdam at napansin naman ito ni Talimut. Eri, ayos ka lang ba? Hindi ako maayos. Gusto kong magsalita pero ayaw ng bibig kong ibuka ito. Mukhang natakot ka nga aming mahalagang panauhin. Paumanhin, mahilig na ako magpatawa. Sabay tawa nito ng malakas na parabang tawa ng isang halimaw. Bumuka ng malaki ang bibig niya at kitang matutulis ng ngipin nito
na dahilan para mas lalong sumama ang aking pakiramdam. Buong biyahe, kinukulit ako ng nilalang na ito at buong biyaheng pinagsasabihan din siya ng apat. Buong biyahe nila kung hindi makaimik. Gusto ko nang umuwi. Ang tanging naiisip ko lamang. Huminto ang sasaking ito at tahimik na nagpapasalamat ako dahil bumaba na kami at nagpaalam na sa kanya. Kung ang apat na ito ay matatagalan ko, siya ay parang minuminutong kinakabahan ako at baka ay kainin talaga ako niya. Hindi mo talaga gusto si Rezu? Tanong ni Deririus. Dahil ba sa itsura nito? Tanong din ni Sylvine. Nagkatakot ako sa mga sinasabi niyang paborito niyang pagkain ay mortal. Natawa naman sila at nainis ako dahil buhay ko pinag-uusapan dito. Mas lalo ako nagsisi kung bakit talaga ako sumama sa kanila. Baka talaga hindi nila ako ibabalik sa mundo ko at ikukulong lang dito para kainin. Napamuntong hininga na lang ako. Iri, tama na yung pag-iisip ng negatibo. Nandito na tayo sa bulwagan. Sabi ni Harbidus. Napatingin ako sa harap ko at napanganga. Alam kong nakakailanganga na ako. Napakalaki kasi ng gusali. Mas malaki pa sa naunang nakita ko. Pabulog ito at gawa sa ginto. May mga nakaukit na mga karakter. Ngunit hindi ko mapagtantong aling salita ito. Baka ito yung letrang ginagamit nila rito. Sa gitna ang malaking pinto nito na kulay pula. May dalawang higanting nakabantay din dito. Binuksan nila ang pinto at mas lalo pa akong napahanga sa gusali nila. Napakalaki ng espasyo nito at may mga nakalutang na mga ilaw. Napakaliwanag at lahat na makikita mo ay gawa sa ginto. May mga bilugang lamesang malalaki ang nasa magkabilang bahagi ng gusali. Ito ay puno ng mga malalaking pagkain. Sa gitna naman ay mga higanteng engkanto na nagsasayawan at nagkakasayahan. Malalakas ang musika at tawanan. Parang naisa-isang piyesta ako. Tinuro nilang uupuan ko at mabuti na lang dahil hindi malaki ang uupuan ko na parang ginawa lang para sa akin. May hinihanda silang pagkain sa harapan ko at nagtaka ako sa kulay nito. Sa kaliwa, kulay puti, sa kanan, itim, at sa gitna, kulay ginto. Tinignan ko naman sila. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Lola na kung may pagkain ihahanda, huwag na huwag mo itong kakainin. Ngunit nakalimutan ko kung anong ibig sabihin ng mga kulay ng pagkain na ito. Ngunit ang itim yata ang parang pagkinain mo ito, hindi ka na makakabalik. Yun lang. Ewan ko kung tama ba ang ibig sabihin, ngunit hindi ako kakain ng alinman. Pinipilit nila akong kumain, ngunit imbis na tumanggi, nagtanong na lang ako. Nasabi niyo diba na ang lugar na ito ay ang kaharian ng Babylus? Pwede ba magtanong tungkol dito? Oo naman. Sabay ngiti ni Deririus. Meron kasing sabi-sabi ang mga kabaryo ko tungkol sa biringan. May natatanggap kasing liham o mga package na pinapadala patungo o galing sa biringan. Kung Babylus ito, nasaan ang biringan? Hindi ko alam kung maiintindihan nila ang tanong ko kasi pati rin ako naguguluhan din. Di ba sa inyo may mga bansa? Sabi ni Harbidus. Oo naman. Ganun din dito. Kung iaambing ang kaharian ng Babylus, ang bansa sa inyo, ang biringan naman ang syudad na kaharian na ito. Wow! Ewan ko, pero parang may nalaman akong mahalaga. Nasaan yung biringan? Dito. Ha? Nandito ka na sa biringan. Ito ang biringan. Wow! Maraming lugar rin ang nandito sa mundo namin at isa na dito ang kaharian ng Babylus. Kung gusto mo, libutin natin ang buong mundo namin. Tiyak magugustuhan mo.
No, thank you. Nasagot ko na lang dahil napapansin kong pinipili talaga nila ako mamalagi dito. Paano ba ang pamumuhay nyo dito? Napansin ko kasing mas advanced sa mga kagamitan nyo dito. Nagustuhan mo ba? Tumango ako. Hindi naman sa pagmamayabang, ang mga kauri ko at ibang uri ay malawak ang pag-iisip. Maraming ideyang nagagawa. Ang aming pangunahing pagkabuhayan dito sa lugar namin ay ang mga gawa naming teknolohiya at ang bato ng nipit. Nipit? Ano yun? Napansin naman ni Harbidus na parang nagtataka ako sa sinabi niya at may kinuha ito sa bulsa niya. Parang ganito. Wala bang ganito sa mundo ninyo? Pagkakaalam ko meron kayong ganito eh. Pinakita niya sa akin ang isang malaking bato na ang kulay nito ay may pagka-brownish na may pagka-pula. Kakaiba nga ito at napakaganda. Iba ang tawag nito sa mundo nila, Harbidus. Sabi ni Sylvain. Napalingon ako kay Sylvain. Sa pagkakaalam ko, ang tawag sa batong ito sa mundo nila ay Paimon. Hay, kahit sabihin pa nila ang pangalan, hindi ko pa din ito alam dahil ngayon lang ako nakakita nito. Inalok na naman nila ako nito, pero tumanggi na naman ako at nagtanong muli. Napansin kong hindi lang mga katulad nyo ang nandito. Marami pa bang ibang nilalangan nandito, gaya ni Resu? Oo, marami rin. Sagot ni Talimut. Ngumiti ito at parang sinasabi nito na dito na lang ako para makita ko pa yung iba. Ay nako, bahala ka dyan. Ewan, di ko alam kung ilang oras na ako nandito, pero gusto ko nang umuwi. O nga pala, gusto ko na sanang umuwi. Nasabi ko na lang. Ngunit hindi pa tapos ang kasiyahan dito at hindi ka pa kumakain ng anuman. Sabi ni Deririus. Patawad, pero gusto ko na talagang umuwi. Nakikiusap ako sa inyo. Ihatid nyo na ako. Pero gusto ko pa namin makasama eh. Malungkot na tugon ni Sylvain. Napansin kong nalungkot yung mga mukha nila na para bang nagmamakaawa. Ngunit buo na ang desisyon kong umuwi. Sa huli, pumayag na rin sila at hinatid nga nila ako. Gaya ng dati, sumakay kami at pumunta sa daungan. Hindi na nila ako pinasakay sa malaking barko dahil paminsan-minsan lang daw ito naglalayag. Pinasakay lang nila ako sa isang bangka. Bibigyan pa sana nila ako ng mga diamante, ngunit sa huling pagkakataon, tumanggi naman ako. Ngumiti lamang sila. Hindi ka talaga tumanggap ng anuman galing sa akin. Patawad, pero kahit hindi ako nakatanggap ng alinman mula sa inyo, masaya naman ako dahil nakilala ko kayo, pati ang mundo ninyo. Naging kaibigan ko na rin kayo, at pangako di ko kayo kakalimutan. Ngunit ito, matatanggap mo ba ito? May inabot sa akin si Deririus na isang bulaklak. Yung bulaklak na nakita ko na nagliliwanag. Okay lang, di ba? Ngumiti ako at tinanggap ito. Maraming salamat. Ngumiti din siya at di na talaga iba pagkakailang gwapo ang mga nilalang na ito. Mag-ingat ka sana sa iyong biyahe. Nagpaalam na rin ako at pati na rin sila. Nagtaka ako kasi hindi ako nagsasagwan pero umaandar ang bangka. Siguro hindi na ako magugulat gawa ng siguro ng mahika nila. Sa muling pagkakataon, nilingon ko ang biringan at agad ding kumaway. Unti-unti nang nawawala sa paningin ko ang lugar at ilang sandili pa lang, bigla akong nakatulog. Maya-maya pa, nagtaka ako dahil may mga boses ako naririnig at napakaingay. Dililat ko ang aking mga mata at sa gulat dahil pinapalibutan na pala ako. Diyos mio, siya nga! Siya yung batang nawawala! Buhay! Buhay siya!
pinagsasabi nila. Gusto kong bumangon pero hindi ako makabangon. Ha? Bakit hindi ko magalaw yung aking katawan? Parang wala akong lakas at nanghihina ako. Nasaan ba ako? Maya-maya rin, may isang aling umiiyak ang narinig ko patungo sa akin. Nakasakay pa rin ako sa bangka at mukha ng mga tao ang nakikita ko. Anak! Anak! Ma? Ang aling umiiyak pala ay si Mama. Umiiyak ito at nagpapasalamat. Ah, si Papa. Nandito rin. Umiiyak din ito habang dahan-dahan akong binubuhat. Sa kabagaling bata ka? Sigaw ni Papa habang umiiyak. May kapulisan din na nandito. Ngayon ko lang napagtangtong nasa dalampasigan ako. Kanina lang nasa ilog ako. Bakit nandito na ako malapit sa dagat? At higit sa lahat, bakit nanghihina ako? Basta magulo yung araw na yun at dinala nila ako sa ospital. Tinanong nila ako kung saan ba ako galing at ang sagot ko ay sa Bilingan. Hindi ko alam kung naniniwala ba sila sa akin o hindi. Pero nagulat ako dahil na 9 na buwan na pala akong nawawala. Ilang oras lang ako na malagi sa Bilingan pero 9 na buwan na akong nawawala. Kalat sa buong baryo at sa Karatig Baryo ang nangyari sa akin. Misteryo pa rin yung pagkawala ko. Sinasabi ko sa kanila na galing ako sa Bilingan. Yung iba, pinagtatawanan ako. Pero yung iba naman ay naniwala. Nagpasalamat si Lola dahil wala daw akong tinanggap o kinain na anuman mula sa kanila. Dahil kung hindi daw, hindi na talaga ako makakabalik sa amin. Naalala ko yung bulaklak na binigay sa akin pero wala na ito. Hindi ko alam kung saan napunta. Pero nagtaka ako kasi sa aking palad, bigla ako nagkaroon ng pilat na korteng bulaklak. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Pero isa lang ang nasa isip ko. Yung Biringan. Lumipat na kami ng bahay. Dala na rin ng takot na baka maulit muli yung nangyari sa akin. Ngayon, nasa kolehiyo na ako at kasalukuyang namumuhay ng simple sa bago naming tahanan. Malayo sa Samar. Paminsan-minsan, naiisip ko ang mga nangyari sa akin sa lugar na yun at hindi ko alam kung nangyari ba talaga yun o hindi. Baka panaginip lang o imahinasyon ko lang. Pero yun ang kwento ko. Hello po, maraming salamat sa lahat na tiyagang makinig sa kwentong ito. Sa totoo lamang, lahat na nangyari sa kwentong ito ay kathang isip lamang. Patawad kung ibang sa inyo ay naniniwala at na-disappoint, ngunit isa lang ang masasabi ko. Ang Bilingan ay totoo at marahil ang iba ay nakapunta na nga dito. Ngunit tinatago, ginawa ko ang kwentong ito upang muling buhayin ang kwento ng Bilingan na unti-unti nang nawawala dahil sa mga isyong nangyayari sa mundo. Hindi natin alam kung ang kwentong bang ito ay nangyari o hindi. Malay po nangyari nga, hindi lang natin alam. Gaya ng nilathala ko sa parte ng kwento, nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento at maraming salamat ulit. Alam mo yung feeling na hindi tugma yung natatandaan mo sa mga natatandaan ng mga nakapaligid sa'yo? Kaya feeling nila, nag-iimbento ka lang ng kwento. Ganun ako. Yung mga naalala kong nangyari nung bata pa ako, iba sa mga naalala ng mga kasama kong lumaki. Except for one thing. Para yun yung point na nagbago daw ako. Nag-iba. Taga-Ilocos ako. May ilog malapit sa bahay namin at sa other side ng river, may puno ng balete. Nanggaling kami ng mami ko sa probinsya niya at napagkatuwaan namin na isama sa Ilocos yung pinsang ko na babae. Magkasingidad kami ni Eris, hindi niya tunay na pangalan. Mga 12 kami noon, kakagraduate lang namin ng elementary. 2 linggo ang planadong pagstay niya sa amin. Sa unang 2 araw, nasa loob ng bahay lang kami pinaglalaro. Baka daw kasi may engkanto si Eris, kaya ayaw nila palabasin.
Pero nung pangatlong araw, napilit na namin sila mami na payagang kami maglaro sa labas. Kami naman ng pinsan ko, mga gaga, tumawid kami ng ilog at sa kabilang pampang upang maglaro. Nasa malapit kami sa balete naglaro, pero di kami nagtagal dahil bumigat yung pakiramdam ko. Alam niyo yung feeling na pag may nagpapabuhat sa'yo, ganun yung naramdaman ko. Tumawid ulit kami ng ilog. Sa may land bridge tingi kami dumaan, papunta at pabalik. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Pagkarating ko sa bahay, bigla na lang akong bumagsak. Hindi naman ako nawala ng malay. Bumagsak lang ako dahil sa sobrang bigat ng aking pakiramdam. Nang dinaan ko sa may salamin namin sa sala, nagulat ako. Antigo yung salamin na yun at hindi naiiwasang may mga nakikita kong ibang nilalang kapag nakatingin ako doon. Pero kung dati ay malayo at nasa sulok lang ang nakikita ko, ang nakita ko noon ay may isang batang nakakapit sa likuran ko. Pasan-pasan ko siya. Sinabi ko kay mami yun, pero iniisip lang niya na na-imagine ko lang yun dahil na rin siguro sa taas ng lagnat ko. Inihiga ako na nakahilata, pero feeling ko may sumasakal sa akin, kaya humarap na ako dun sa side ko. Hindi pa rin umalis yung bata, at kahit na hindi ako nakatingin sa salamin, nakikita ko pa rin siya. Si mami naman, parang napapasok daw siya kapag hinahawakan ako. Pero nagtaka siya nung may malamig daw akong part. Sa may taas ng siko papuntang dibdib, sa may batok at likod, at sa taas ng hita hanggang sa may tuhod, na parang may nakayakap daw sa akin. Sinabi ko kay mami na may batang sumama nga sa akin, pero tinawanan lang niya ako. After that, nakatulog na ako. Sa loob ng 2 araw, puro mami, there's a child clinging to me, yun lang yung sinasabi ko. Day 6 ng pagbisita ng pinsan ko sa amin, nagising ako at nakita nag-iimpake sila mami. Uuwi na daw siya kasi inaaway ko daw siya. Eh nagtaka ako. Sobra ko nang hihina. Paano ko siya aawayin? In and out ako sa pagtulog. Wala akong time para awayin siya. Sinabi nila mami na gumising daw ako para sigawan daw si Eris. Sinabihan ko daw ito na, "Ba't ka pa nandito? Hindi ako maalagaan kasi ikaw laging iniisip nila mami at daddy. Umalis ka na dito. Ayoko sa'yo." Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maalala ang ginawa ko yun. Like I said, busy ako magpagaling kasi nga diba may sakit ako. Pero ayun, umuwi si Eris at gumaling ako. Pero nagbago na daw ako. Before nangyari yun, hindi daw ako lumalabas ng bahay. Pero after that, labas na daw ako ng labas. Pero nagtataka naman ako kasi ang pagkakaalam ko, lagi ko namang ginagawa yun. Napalalabas na talaga ako ever since. Tapos yung ulam. Kumakain daw ako dati ng gulay, isda at seafood nung bata ako. Pero sa pagkakaalala ko, allergic na talaga ako sa seafood. Kahit na nga gusto ko ng hipon, hindi ako makakain nun. At never ako naging mahilig sa gulay. Hindi rin ako marunong magluto. Pero biglang talo ko na si mami sa pagluluto. At nagtataka ako kasi sa pagkakaalala ko, dati na akong ganun. Mahilig talaga akong magluto. Ang nagbago lang for me, yung mas napapadalas na yung nakikita kong others. Tapos yung matanda sa kabilang barangay na pinagchichismisan ng mangkukulam daw, ay biglang sobrang bait na sa akin at tinatawag pa ako na anak. Sobrang religious ko rin daw before. Tapos bigla na lang na ako na ilang na sa mga churches. Hindi ko talaga alam. Ako ba to? O ako na ba yung batang sumabit sa akin noon? Inagaw na ba niya yung katawan ko? Ano nangyari? At ang laki na ng aking pinagbago. Salamat sa inyong pagbasa. Ang inyong lingkod, Belle Eve. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW, mga katulad ko nandito lang sa Pilipinas,
at lahat ng mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Okay, so ito na nga po yung ating pong video for today. So yung pong dalawang kwentong nauna ko pong binasa ay yung po yung galing kay Rox at saka yung pong kay Belle. Pareho po yung galing po sa mga Spooky Dolls po natin mismo. So pinadala po nila yun sa atin dito sa Dolls and Spooks. All the rest, sampa nga ba? So galing po sa Spookify. Okay, so let's go ahead and discuss the story. So unahin po muna natin yung sa kwento nga po ni Belle. Okay, so ito lang masasabi ko dyan. Talagang kailangan talaga sumunod ka sa mga nakakatanda sa'yo. Kasi nga katulad niyan, pinagsabihan na pala siya na meron nga daw aswang dun sa lugar na yon. At the same time, sinabihan na pala siya nung kalaro niya na pinsan niya na okay, wag silang sumama doon kasi nga aswang yun lola nung sinasabi nga na si Becky. Okay, pero itong si Belle, nung bata pa siya, talagang makulit siya, patigas ang ulo, talagang pumunta pa siya doon. Okay, at wag ka, okay? Parang, natawa ako talaga na parang inattempt niya na buksan yung aparador. Kung ako yung bahihiya, hindi dahil sa ano, natatakot lang ako sa aswang or what. Pero ako kasi, ewan ko, ever since mga bata ako, talagang turo sa amin na, wag kang maglilikot ng mga gamit ng may mga ano, ng bahay na pinuntahan mo. Kasi parang bad manners yun. Na, yun nga, wag na wag kang yung tipong, bisita ka lang naman dun eh, pero nakakapunta ka kung saan-saan sa parte ng bahay nila na hindi ka naman, wala ka naman pahintulot, tapos bubuksan mo yung cabinet nila, yung mga ganyan. Kasi parang iba, hindi siya tama. Kasi bad manners nga yung gano'n na pagbubukas ka lang ng gamit na may gamit. So, yan guys. So, kung may mga anak kayo, at kayo rin mismo, okay? Kung ugali niyo po yung gawin, please, wag niyo pong gawin. Kasi po, it's so ill-mannered. Okay? Na pumunta kayo sa isang lugar tapos po nagbubukas. Kunyari, pumunta kayo sa loob ng restroom, comfort room ng party. Kunyari, may party sa bahay ng kaibigan niyo. Tapos, magbubukas-bukas kayo ng mga ano, tawag nito, ng mga cabinet nila, yung kanyari medicine cabinet. Ano na ba yun, Diyos ko? Or yung parang katipong nanghiram ka ng cellphone, nakitext ka or what na, pati ba naman sa gallery, pinakailaman mo na. Okay, so respect niyo yung privacy ng mga tao, so huwag niyo pong gagawin yan. Huwag niyo po kayo yung masyadong mausisa at saka kasi kung sa'yo nangyari yan, siguro magagalit kayo na pati gallery napuntahan at napakailaman. So, ayun po yung masasabi ko about yan. Regarding naman po dun sa kwento naman po ni Rox, marami po akong katanungan actually. Kasi meron po akong mga part dito sa kwento na medyo malabo po sa akin. I'm sure siguro parang napaisip din kayo na ano bang nangyari dito. Okay, hindi ko po kasi natanong si Rox tungkol dito sa kwentong ito. So, ang tanong ko po is, unang-una, di ba nung umakyat nga siya nung ano, ng puno, okay, parang manguha nga ng mga, nung baligong ba yun? Ano bang, baligang, okay. So, nung chinay ko, sabi ko, ano ba yung baligang? Sabi ko, ngayon ko na nalaman yung may prutas pala na ang pangalan ni baligang. So, nung niresearch ko siya, gamit yung Google, it turns out na ang baligang pala is para siyang ano, parang siyang duhat actually. Pero hindi siya duhat. Okay, so mukha siyang duhat pero hindi siya duhat. Kamukha lang. Okay, so parang tolip yata ang tawag niya. Tolip eh? Ito, ano, ito yata yung ano nila. Aha, okay. Ito. No. And the pangalan pa nila is... Lipote. Lipote o Lipote? Whatever. Basta yun nga. So mukha po siyang duhat pero hindi siya duhat. Pero, ewan ko kung anong diferensya niya. Pero siguro ka mag-anak, ganun. But anyway, that's beside the point. So, tama na yung sa baligang na yan. So, yun nga. Nung umakyat siya doon sa punong yon, meron na kaya bang sa kanya na parang aso sa baba, parang gusto siyang lapain. Okay? So, paano siya nakababa? Ano nangyari doon? Umalis na lang ba yung aso? Yung tipong, okay, nagsawa yung aso sa kakahintay sa kanya and then eventually, parang nilubayan na siya. Or ano ba to? Parang eventually nakita rin ba to ng mga kaibigan niya? Tinulungan ba siya? Ayun, kasi hindi siya napaliwanag na parang tipong okay, hindi siya nakababa kasi nga may aso. And then syempre, eventually nakababa rin naman siya. So ano nangyari after that? Okay, so interesado akong malaman yung tungkol doon. And then after that, meron nga po naging experience siya na nakakita siya ng San Telmo tsaka mga duwende na nagsasayaw dun sa ilalim ng sinag ng San Telmo. Yun lang ba yun? Tapos wala na nangyari after that. So,
yung mga bagay na yun, siyempre interesado ako kung ano pa bang nangyari after that. So, kung dined mo mo lang ba? After binaliwala mo lang ba siya or what? Okay, so interesado ako malaman din yung tungkol doon. And then, after nung incidenting yun, bumalik na nga siya doon sa piling na kanyang lola. Okay, so hindi na niya nabanggit kung bakit yung mga magulang niya wala doon, kung buhay pa ba yung mga magulang niya, nagkatrabaho ba ito sa ibang lugar, or uli lang lubos na ba siya na tanging nag-aalaga lang talaga sa kanya yung lola niya. So ayun, sana narinig mo to, Rox, at may paliwanag mo. Okay, and then yun nga, sabi mo sumilip ka, and then may nakita kang malaking aso na halos kasing laki ng kabayo. Okay, so ano yun? Talaga ba may mga namimiktima ba ng aswang sa inyo na ganyan? And then sabi mo, kinabukasan may nakita kang Shih Tzu. Okay, may ilaga akong Shih Tzu si Barbie. So ang cute nga naman yun. Pero sabi mo yung mata is parang, ano tawag nito? Parang sa pusa. Kasi yellow, tapos may parang linya lang na ganun. So parang pusa yung mata. Weird yun, kasi yung mata ng Shih Tzu hindi naman ganun. Mukhang parang normal na mata ng aso, ganyan. Or minsan malaki yung iris nila, parang cute nga. So ano yun, parang aswang din ba yun o engkanto or what? So yun sana yung mga ano, sana maibigay mo yung explanation ng mga kwento mo kung anong ginawa mo after mo malaman yun, kung nakita mo pa ba ulit or what. So yun po, so sana mabigay mo yung mga explanation about yan. Parang best ko sinabi yung word na explanation. Okay. So anyway, so ayun po. So thank you pa rin. Salamat talaga sa iyo, Rock, sa pag-share ng kwento. Mapadako naman tayo dun sa kwento naman po tungkol sa pugot na santo. Okay, ngayon po, hindi ko parang ang dating sa akin is yes, parang kinukulam nga po nung pong atil, ang pangalan nito? Okay, nung ano ni Ate Len, okay, yung pong asawa niya. Siguro parang ang dating sa akin ito, okay, correct me if I'm wrong, parang ibinigay niya yung buhay niya para lang makapaghiganti siya. Or maaaring siguro, di ba kapag meron silang sinasabi na kapag kinula mo yung isang tao and then gumaganti sa'yo, parang kumukontra sa'yo, eventually, parang babalik sa'yo yung kinula mo. So, hindi kaya ganun yung nangyari dito kay Ate Len ng sender, okay? So, ano pong palagay ninyo? Ano po bang meron dito? Pero namatay din eventually yung lalaki. So, baka naman po, ito yung tipong, okay, ibubuwis kong buhay ko para makaganti lang doon sa sobrang galit niya. Okay lang na mamatay siya. Ang importante lang sa kanya, makaganti siya. Okay, so ano po bang palagay ninyo? Ang nangyari po dito? Ano po bang meron doon sa pugot na santo na yun? At may kinalaman po ba ito doon sa nangyayari nga po doon sa kay Ate Len at saka doon sa asawa po noong babaeng yon na si Ate Len nga. Okay, kung bakit po ito namatay. So, sana po mapaliwanag po na may mga kaalaman sa pangungulam, yung mga mangkukulam po dyan, mga witches. Okay, sana may i-explain nyo po yun sa amin. O yung kahit di naman witch, sana may explain nyo kung ano po yung palagay ninyo nangyari. Okay. And then, regarding naman po doon sa aswang, okay, so tungkol naman po doon sa kwentong yon. Siguro ingat na lang talaga kasi nga sabi ko nga totoo po talaga yung mga aswang. Ngayon yung iba talaga ayaw maniwala kasi nga ang lagi naman nilang sinasabi talaga ang dahilan nila is hindi pa sila nakakakita, wala naman silang nakikitang aswang sa lugar nila, wala silang kakilala na aswang. So para sa kanila walang aswang kasi hindi pa nga nila na-experience at walang scientific explanation para dito. Pero ayun nga, so hindi naman natin talaga sila mapipilit kung ayaw nila maniwala, pero ayun, siguro maniniwala na lang sila kapag na-experience na nila. Okay, kapag nangyari na sila kanila mismo, yun ang pinaka-the best. Pero ayoko rin naman ipanalangin yun na mangyari yun sa kanila kasi mamaya yun ang first and last time na mapapatunayan nila kasi after that kinain na sila ng aswang o nabiktima na sila or may mangyari yun sa mga kasama nila saka sila maniniwala. Na ayoko naman mangyari. Para sa akin na lang, siguro wala namang masama kung mag-iingat lalo na kung nakatira ka sa isang liblob na lugar, kung dayo ka lang doon, kasi nasa huli yung pagsisisi, kailan ka maniniwala pa talaga? So hintayin mo talaga na may mangyari sa'yo. Paano kung pag nangyari yun, huli na? Okay, so talagang namatayan ka or ikaw yung mismong namatay. So, diba, nasa huli yung pagsisisi, so huwag niya natin iisa kapalaran pa. Okay, mas mabuti na yung mag-iingat kaysa sa napapahama ka sa bandang huli. Okay, dun naman tayo po mapadako po dun sa kwento nga. Okay, tungkol dun sa part 3 ng Babylon's Kingdom or Biringan.
Okay. Sinasabi ko sa inyo, I'm disappointed with the story. So, pasensya na. Meron kasi po nagko-comment, okay? Sa sinasabi nga na hindi daw totoo. Kasi nga, kabata-bata niya pa lang. Alam niya na na 8 feet tall yung mga babae. Then, 11 feet tall yung mga lalaki. Ganyan. But anyway, okay? So, napatunayan nga natin eventually na ito nga pong kwentong ito ay gawa-gawa lang. So, fictional lang po siya. So, I'm so sorry. Hindi ko po kasi alam ang pagkaka... Hindi alam mo po kasi na pong nabanggit dun sa first part ng kwentong ito na ito po ay fictional lamang. Akala ko talaga ay totoo or based on true events. Kaya sabi ko nga sa inyo, ako naman po yung tipong papaniwalain. Okay, kung hindi naman po nagbibigay po yung tao o kung yung sender po ng dahilan para magduda ako sa kwento niya na parang sabihin ko na hindi naman to totoo or what. Okay, maniniwala po ako. So, unless talagang pinatunayan niya na hindi siya ka dapat paniwalaan or what. But anyway, so hindi naman po ako yung magpipilit na totoo po ito, totoo kahit na alam ko namang hindi. Hindi po ako ganun. So, ano, yun nga po. So, hindi po siya totoo. Fictional lang po siya. Now, disappointed ako kasi yun nga, sobrang invested na ako sa kwentong ito. Paniwalang paniwala talaga ako. So, I just wish na nung una pa lang, sinabi na po nung sender na yes, this is just a fictional story, ginawa niya lang ito para po ma-revive yung kwento ng Biringan since nawawala na po siya, since wala nga pong bagong kwento, okay, na lumalabas regarding sa Biringan, okay, pero parang maintriga rin yung bandang huli na sinabi niya na malay natin daw totoo, okay, kasi parang iniisip ko na pinapalabas niya lang ba na fictional para hindi tayo mag-isip na totoo na hanapin nga yung Biringan or mag alam niyo yun, yung parang katulad yung Yamashita Treasure na parang sasabihin na, okay, hindi totoo yung Yamashita Treasure, fictional lang siya, gawa-gawa lang yun or what. And then eventually, totoo naman pala talaga yun para lang malihis yung attention or... nagagets niyo, I think nagagets niyo yung ibig kong sabihin. So, iniisip ko kung ganito rin ba to, parang diversion tactic, kumbaga yun, ang tamang term doon. Okay. Para hindi tayo mag-isip tungkol dun sa Biringan. But anyway, ayun, enjoy na lang natin yung kwento. Maganda naman po yung kwento niya. Nakaka-intriga, nakakatuwa, at saka nakakaaliw. So, wag na po natin siya masyadong, walang na tayo maging harsh sa kanya, kumbaga. Yun ang hinahanap ko na term. Medyo disappointed pa rin ako. Medyo parang nagkaroon ako ng trust issue. Wow, grabe, diba? Pero ayun nga, ayun, hayaan na natin. Wala tayong magagawa. Hindi daw totoo, wedding. Hindi totoo. So, ganun na lang po. Ganun na lang po. Iwan na lang po natin doon. Okay, then doon naman tayo sa pinakalas na story regarding nga po dun sa inagaw. Okay? So, feeling niya parang inagaw yung katawan niya. Ang parang dating tuloy sa akin dito, alam niyo yung parang movie at saka yung book na based po dun, yung The Host. Okay? Parang ganun. Yung parang inoccupy nung alien life form yung katawan noong tao. Okay, then may nabubuhay na ibang katauhan dun sa katawan ng ibang tao. So, hindi kaya ganito yun. Parang meron siyang mga memories na hindi tagtutugma sa kanyang memory. Kaya ganun. So, ewan ko. Ano ba sa palagay nyo? Yan tuloy, nagkaroon na tuloy ako ng trust issue. Pinagdudaan ko na tuloy kung totoo ba to o hindi. Pero anyway, mukhang ano, sige, ibabalik ko yung aking paniniwala yung faith. Kasi pag ganun na ganun ang iniisip ko pala, baka magkaroon lang ako ng mawawala yung enjoyment ko sa mga kakaibang kwento. But anyway, ano po bang masasabi nyo about dyan? So siguro ang masasuggest ko sa kanya is magpatingin siya sa isang albularyo. Siguro magpa... check up siya, okay? Malay mo, ito yung mga parang ano, naalala ko yung pelikula ni Judy Ann Santos na Matakot Ka sa Kulam, yung pala akala niya siya yung ano, yung mabuti, yung pala siya yung masama. Yung basta panoorin niyo na lang yung kay Judy Ann Santos yung Matakot Ka sa Kulam, na all throughout the movie, akala mo yung pong si Judy Ann na character doon, siya yung mabait. Yung pala, siya pala yung masamang kapatid na kinuha niya yung life ng kanyang kapatid. Mahirap pala paliwanag, pero panoorin yun. Nakakatuwa yung kwentong yun. Sobra kakaiba. Okay, parang ganito. Parang naalala ko tuloy, parang ganito yung nangyari doon eh. But anyway. So, yun po. Regarding po nun sa Pura Sangre, ay hindi ko pa po tapos isulat yung kwento, pero I'll do my best na ma-upload po siya.
Nitong darating po na Sabado o kaya sa Linggo. So, pasensya na po pero pakihintay-hintay lang po muna sandali. Again, hingi ko po sana ng pabor sa inyo. Kung hindi pa po kayo subscribe dito sa Dalton's Books, make sure to subscribe. Okay, so click the subscribe button na napanginihintay nyo. Libre lang yan. Okay, kung mabait naman po kayo, pakiclick naman po din yung like. Okay, and then mag-iwan na lang din po kayo ng comment. So, please let me know kung ano po yung kailangan kong ayusin, kung ano po yung kailangan kong baguhin. Pero be nice naman po ah. Yung kaya ko naman pong ayusin at baguhin talaga. Hindi naman po yung, wag na po yung parang ano, baguhin mo yung boses mo or baguhin mo yung pagkatao mo. Magpalit ka ng narrator. Wag na po yung ganyan, Diyos ko. Okay, so tama na po. Wala na po ako magagawa tungkol doon. Okay, I am myself. Ganun po talaga. Okay, and then yun po, kung pwede naman po yung i-share din tong video natin sa mga paborito yung social media, Facebook, Twitter, Tumblr, kung saan nyo po gustong i-share, share nyo na po please. And then pakianyaya rin po yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak nyo, kung sino man kakilala ninyo, na pwede po mag-subscribe dito sa channel. So para po dumami pa po tayo lalo. Malaking tulong po yan para po mas mapalago po natin yung ating Dalton's Books family. Alright, so yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa Dalton's Books. God bless po sa lahat. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.